failure is temporary, but quitting is permanent. If you fail to try, okay lang yun, no? I-try mo lang ulit. Pero if you quit on your dreams, mas mahirap yun. Bakit? Kasi hindi mo talaga makukuha yung gusto mo. Description ko talaga is tigasagot ng telephone, tig-dispatch sa mga biyahe sa truck, tig-collecta o kwarta nila, tig-ihap o kwarta nila, tig-deposito o kwarta nila, tig-buhat o payroll, tig-check up sa mga logistics in and out. Profits are better than wages. Wages will make you a living, but profits can make you a fortune. It is a bit difficult to get rich on wages, but anybody can get rich on profit. So that day, naisip ko na magdegosyo na lang kaya ako. Pero paano? Nadunggan ako ni dati ang B-Mobile sa una pag yun kayo. Tuwing nasa jeep ako, B-Mobile pag pinag-uusapan. Naglalakad ako, B-Mobile na naman. Tuwing nasa ibang office, B-Mobile. I used to be a regular employee for a US-based company. Bale, computer programmer nila ako. So, although maganda naman yung trabaho, maganda yung pay, pero nasa-sacrifice yung social life ko, so wala na akong time for my family. And at the same time, so malaki rin yung sacrifice ko sa health ko. A friend told me, sabi niya sa akin, Juan, meron akong magandang business na nakita. Baka gusto mo rin tingnan. So sumama lang ako sa kanya, and then dinala niya ako nun sa Jollibee yung dati. And pinakinggan ko lang rin yung business presentation. Before ako na-introduce sa V-Mobile, I am financial consultant ng isang British financial company dito sa operating sa Pilipinas. Grabe ang gamit ko ng cellphone as well as lagi ako nag-travel. Ang V-Mobile daw is hindi nagabenta. Magkaka-discount daw ako sa cellphone usage ko. So, doon pa lang, sabi ko, eh, maganda yan. Magiging savings ko na yun para sa aking family. Later ko nalaman na meron pala siyang kasamang business. Hindi ko in-expect na malaki pala yung bigay sa akin na nagiging secondary income ko na siya, and significant yung secondary income na yan, hindi lang yung maliliit na amount. Ang possibilities din na nakita na ko, na naagyog ko yung padulungan, yung asenso ko para sa ko ang sariling negosyo, dari sa B-Mobile. Unlike kung maging empleyado ko. Kung dati gumigising ako sa umaga para mag-report sa office, si boss naman, nakikita ko pagdating ko sa office, yun, nagja-jogging sa kanilang compound. Sabi ko, napaka-unfair naman ang lumayan ko. Nag-e-exercise yung umaga. Ngayon, sa awa ng Diyos, gumigising pa rin ako ng umaga. But this time, katulad na din ako ni boss, ang manager, nagja-jogging din kayo ng umaga. At ang the best part is, I'm earning without reporting to the office. Before, I was very negative sa mga ganitong klase ng negosyo kasi ayaw na ayaw ko yung magbenta and yung kumausap ng mga tao. So nakita ko yung opportunity, sabi ko maganda to. Kasi hindi mo kailangan magbenta and hindi mo kailangan mag-recruit or pumilit ng tao. Kasi yung product, ginagamit na nila dati pa. So it took me 3 months bago ako talagang nag-subscribe. Kasi I realized na I am not from Davao City, I'm a stranger. Yun nga, wala akong mga kilala. And fortunately, naging maganda rin naman kahit papano. Doon sa projection, pinakita sa akin sa table, after 3 months, 5 months, ito na yung kikitain mo. So, sa akin naman, fortunately, it took me 6 months bago may naniwala sa akin. So, for 6 months, walang naniwala, walang nag-subscribe, marami akong dinadala sa office. So, it was really challenging that time. After that, nagsunod-sunod na. Naging maganda na yung resulta and lumaki na yung grupo ko. Dati po akong manager sa isang kumpanya. Sales rin po yung trabaho ko. I was looking forward to have my own business. So, habang naghahanap ako ng mga kliyente ko, I dropped into V-Mobile. And nagulat ako sa resulta niya kasi in a span of 8 months time, kumita siya ng mga 7 million pesos. So for me, sabi ko, okay ah, kumita ka ng 7 million, andito ang kapital mo, bakit hindi ko subukan?
Pero one thing was holding me back kasi ayoko sa mga ganitong business before eh. Naisip ko, pag ganito, kailangan mo magbenta, kailangan mo mamilit ng tao, kailangan mo mag-recruit. So medyo naging hesitant ako. Buti na lang, yung sinabi niya sa akin na hindi mo kailangan magbenta ng load, hindi mo kailangan mag-recruit ng tao, pero kikita ka ng malaki. The very reason why I kept on going despite the challenges is because unang-una, when I saw V-Mobile, I saw na malaki yung potential niya, na kumita ka, yes. And pangalawa, naisip ko, marami akong pwedeng matulungan sa negosyo na to. So unang-una, pwede kong tulungan yung sarili ko, pwede kong tulungan yung family ko, pwede kong tulungan yung mga friends ko na medyo less fortunate. So sabi ko kasi, with a very little capital, pwede na silang magkaroon ng sarili nilang negosyo. Yung mga kaibigan ko, yun pa yung umihindi. Yung mga kamag-anak ko, tinatawanan pa nila yung ginagawa ko kasi parang isip nila, parang baduy, no? Pero sabi ko, kahit anong tawa nila sa akin, kahit hindi sila niniwala sa akin, okay naman. Kasi alam ko yung rason ko bakit ko gusto mag-V-Mobile. Rason ko is gusto ko talagang, gusto kong magbago yung buhay ko. Kasi alam ko yung buhay ng mahirap eh. May nangyari sa family namin, naubos natin yung business, nagbago yung bahay. And those were the things that were painful sa buhay ko dati. Pero sabi ko nga, if I can make a change, na ibalik ko yung dating state of living namin, standard of living namin, a decent lifestyle, bakit hindi ko gawin? So, hindi ko pinansin yung mga humihindi. Nakakatawa lang, ang mga naniniwala sa akin, yun yung mga taong hindi ko pa kakilala. No? Yung iba nasa abroad, yung iba, hindi ko naman mga kaibigan dati, pero naniwala. Pasalamat ako sa Diyos, after 1 year of doing the business part-time, kumita na ako ng 1 million dito. For a very small capital to earn 1 million pesos is what I really wanted. With a very minimal effort, kasi ang ginagawa lang namin dito is we're teaching people how to use their loan. Yun yung masarap dun eh. Dati kasi nung binata ako, sarili ko lang yung iniisip ko. Anything na I do, anything na kinikita ko para sa sarili ko lang. But pag meron ka na palang pamilya, mag-iiba na yun. Ang first reason ko dati was yung discount. Nagugustuhan ko talaga yung discount. So, anong magagawa ng dagdag income? March 2012, it was my first vacation na reward, kumbaga reward ko sa sarili ko through V-Mobile. 3 days, nagbakasyon kami ng barkada ko sa Boracay. And after 3 days, kumita naman ako ng 36,000. So, hindi na masama. March 31 to April 18, yung family ko naman yung kasama ko nagbakasyon. So, masarap na magbakasyon, lalo na kung kasama mo yung family mo. Ang mas masarap pa nito, pag uwi ko sa bahay, after 18 days na nag-road trip kami sa buong Pilipinas, meron akong at least 50,000 worth na cheque. So, I was very happy and my mother was very happy. Ang ma-advise ko lang sa mga kaibigan ko, sa mga yung mga nakakita ng advertisements namin sa Facebook, yung nakakita ng video link sa Facebook, try mo i-click lang yung link, malay mo, no? Maging katulad ka sa akin. I really didn't expect this change in my life. For the new ones, continue moving. Huwag kayong mag-quit kasi sa lahat ng mahirap, itong V-Mobile ang pinakamadali. As long as you keep on doing the business, as long as ginagawa nyo siya, may magbabago at magbabago sa buhay ninyo. Imposibleng wala. Salamat, V-Mobile. Unti-unti mong inikot ang buhay ko. Paitaas. Thank you po. Maraming salamat sa V-Mobile, no? Maraming salamat rin po sa lahat ng mga taong naniwala sa akin. And maraming po salamat rin po sa mga taong nag-guide sa akin dito sa business na ito. Kasi sabi nga, it is in helping each other, no? Together, everyone achieves more. As a team, tulungan po tayo para kunin natin yung pangarap natin. Maraming po salamat.